Lolo Doms. Nandito tayo sa tour namin kayo sa aming Lolo Doms farm. So, ang Lolo Doms farm, nilalaman niya ng fruiting trees tsaka dragon fruit. So, itong part na to ay cacao. So, ditong part na to ay dragon fruit. At mamaya, doon sa pinakadulo, mga durian. So, yun yung mga ini-integrate namin na tanim dito. At maaari, iba't ibang klase ang tinatanim namin dito. Hindi kami nagmo-monocrop. Okay, simulan na natin. So, ito. Makita nyo mga guys, ito yung bagong tanim lang namin to. Ito lang bago mag-pandemic. So, ngayon, nagbubunga na siya. Kung makita nyo, bansot. Kasi gawa yan ng liquid natural fertilizer natin. Halos kasing tangkad ko lang. Ayan na yung BR25 na cacao na binili namin sa Mauban, sa Sikap. So ngayon nagbubunga na siya. So baka yan gamitin kong propagation din. Gamitin ko pang seed para paramihin sila. So okay, nandito na tayo sa gitna ng cacao area. So lahat to nasa total of 250 or 200 plus, mga ganyan. Yung iba kasi namatay, so iba pinapalitan natin. Okay, moving forward tayo. Ito yung mga medyo may edad na namin cacao, pero hindi naman kaganong katandaan. 2013 namin ito tinanim. Ito yung una namin experiment na pinag-applyan ng natural fertilizer. So ito yung mga nagiging bunga niya na ngayon. Never itong nalagyan ng abono, puro yung ginagawa lang naming liquid fertilizer yung ginagamit dito. So ngayon, mamaya papakita ko sa inyo paano i-prune yan. At tulad nito, ito hindi dapat ito nandito eh. So inaalis yung mga ganyang branch. Kasi mas kailangan expose tong gitna na to eh. Para magkaroon ng bulaklak, lalagyan ng mga bulaklak. Okay. Okay, sa mga part na to, ito yung mga bagong tanim. Isprayan natin yan. Hindi pa na-isprayan yan ng fertilizer natin eh, ng liquid fertilizer natin. So okay, itong cacao na to, ito yung pinakamaganda naming cacao eh. Ito yung pinakamaraming magbunga. Pero nang bagyong huling bagyo, kumakita nyo, yun yung ulo nun, yung anahaw, bumagsak dito. Pero huwag kayong mag-alala, mabubuhay pa yan. Mabubuhay pa siya. As long na nandyan pa yung base niya, yung foundation niya sa baba, mabubuhay pa yan. Mark.
Dito naman tayo sa area ng Durian. Dito may mga siguro parang 10 puno ng durian. Kaka-harvest lang nung last season. Marami na benta. Okay, dito sa area na to, wala pang tanim dito, nyug lang. Hindi pa alam kung anong pwede kong ilagay dito eh. Pero sa susunod, ituturo namin kung ano man yung mailalagay. So, okay. Ito na yung pinaka-final tour natin. Ito yung Dragonfruit area. Ito nilalaman to ng mga 200 naman na poste. Halika. So, dito sa Dragonfruit area, nagtatry kami mag-intercrop ng papaya. So, kung makita nyo, example pa lang to, may pagitan ng mga poste, may papaya kaming nilalagay. So dahil nakita ko maganda yung papaya dito eh. Sayang yung space. Ha? So dito may trial din kami na maglagay ng kamoteng gapang yung baba para hindi tumaas yung damo kasi yung purpose niya yung kamuting gapang matakpan ng sunlight yung ground para maiwasan tumubo yung mga damo. Ito rin meron din kaming mais, pira-piraso lang, pagkain lang sa hayop, pero hiyang naman siya dito. Ito may bunga na isa, yan bunga na. Tara, bini tayo. So, okay, ito na yung end ng tour natin. Ito na nagtatapos. Nata, yun yung dragon, yung cacao, sa dragon. So, kung gusto niyo pang makita yung ibang video namin, follow and subscribe sa Lolo Doms. Like and subscribe sa mga Lolo Doms sa aming channel para sa mga darating pang update na mga video. Kung kayo ay kung nakikita niyo interesado ang aming content. Salamat.